Greg Slaughter, naubos na nga ang pasensya at napamura na ng di oras sa ginagawang hakbang ngayon ng PBA upang pigilan ang paglipat ng mga players na makapaglaro sa iba't ibang bansa, especially sa Japanese B-League. At inilalapit na ito sa Senado ng PBA sa pangunguna nga ng SBP President na si Alpan Nilio at si Commissioner Willie Marshall. Ang number one concern kasi ng nasabing PBA at ng UAAP at NCAA ang poaching na nangyayari sa lahat ng liga sa bansa, especially sa UAAP at NCAA player na naglilipatan na rin sa iba't ibang bansa at di na tinatapos ang UAAP at NCAA commitment nito. At hindi lang daw nilalapit sa Senado ang nasabing issue, ay nilalapit din ito sa PSC or Philippine Sports Commission at GAB or Game and Amusement Board upang mapaggawa ng rules or boundaries para mapigilan ang pag-alis ng mga players na dahil din sa nasabing issue ay agad-agad lumipad papunta ng Japan ang 16 delegation ng PBA sa pangunguna nga ni Commissioner Willie Marshall at ang mga Board of Governors upang pag-usapan ang number one reason nila or bit-bit nila ang nasabing reason para nga mapigilan na hindi na lumipat sa iba't ibang bansa or sa Japanese B-League ang mga players. Kaya naman galit na galit si Greg Slaughter at napamura na utak talangka ang mga PBA Board of Governors at si Commissioner Willie Marshall dahil hindi nila gusto ang mga nangyayari sa mga players ngayon na magkaroon ng greener pasture. Kaya naman ginagawa ng mga players ito dahil meron nga silang binubuhay na pamilya. Matatandaan, 12 players na ngayon ang nandoon sa Japanese B-League na naglalaro. Karamihan dito ay galing na sa PBA. Kaya naman naglilipat ang mga ito dahil hindi na masaya sa nasabing liga. At kailangan pigilan na nga ng PBA dahil meron at meron pang susunod na mga players na posibleng lumipat dahil na rin triple ang sahod neto sa Japan. Inamin din mismo ito ng Commissioner at ng Board of Governors na hindi nga nila matatapatan kung anong sahod ng mga players sa Japan dahil na rin hindi kaya ng mga bawat team sa PBA na ganon kalaki. Pero meron isyo na meron dito sa Pilipinas or sa PBA na mga team na nagbibigay ng katapat ng sahod sa Japan. Kaya ito ngayon ang pinuputok sa mbutsi ng karamihan sa mga players. At hindi lang pala ito ang isyo ngayon dahil nga si Will Navarro ng Gilas Pilipinas ay hindi binigyan ng clearance para makapaglaro sa Korean Basketball League. Ayon nga mismo sa ESPN article, hindi binigyan dahil meron pa daw ito existing na kontrata sa Gilas ngayon. Matatandaan si Will Navarro nakuha ng Gilas Pilipinas special draft at nakuha nga ito ng Northport Batangpier. Kaya naman agad-agad dahil nga sa hindi pagbibigay ng clearance kay Will Navarro, nag-ingay sa social media ang big man na si Kai Soto. Bakit daw pinipigilan ng SBP at ng PBA na hindi bigyan ng clearance si Will Navarro? Dapat daw sana maging masaya sila rather sa nasabing pangyayari dahil magkakaroon ng pagkakataon makapaglaro si Will Navarro sa Korean Basketball League sa highest level. Hangad kasi ni Will Navarro na mag-improve pa ang kanyang talento at syempre makakuha ng malaking sahod sa Korea. Ayon din sa SBP, hindi nila pinayagan dahil nga mayroon pa itong existing na kontrata. Pero ang pinuputok ng butsi ngayon ni Kai Soto at ni Will Navarro, bakit si Jordan Heading
nagkaroon ng pagkakataon makapaglaro sa Taiwanese B-League or sa Taiwanese League at sa Japanese B-League na mayroon pa existing na kontrata. Kaya naman ito ngayon at kinakainis ng mga players na pabor kay Will Navarro, especially si Ben Embala, dahil nga isa ito sa mga reason kung bakit naglilipatan ngayon ang mga player sa iba't ibang bansa dahil sa laki ng offer or sahod na ibibigay ng nasabing liga na dapat pagtuunan dapat ng pansin ng PBA. Kaya aabangan natin kung anong ang magiging latest update sa nasabing issue. At bago nga natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Joshua Giray, Toto Ali Handro, Jerome Sedeño, Kagawad Katsakino Ducosin ng Hagonoy Bulacan, Kindos Lucanas, John David Gulapa, Ronald Bersubidad, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV. Marami pong salamat sa walang sawan niyong pagsuporta. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, Percival Monteron Sports Channel, para nga maging updated kayo sa latest sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.